Dalawa yung support nila na actually, alam mo yun, medyo squishy sa simula, di ba? Pero PNK is, of course, allowed to be built. Tanky din naman. May gusto rin naman banggitin, parang ang konti ng panghuli sa Claude, ha? Yes. Sipa lang, tadyak lang yata. You have the Alice naman, the second of the Alice for that part. Pero I'm not so sure. Pinangaalala ko lang dito si Hades, parang pwede talaga siya pwedeng makarating doon sa late game. Here's the fun part! JP went for the flicker. And of course, a full Jit Kundo combo. Can they get their first blood in? Mukhang kulang pa. JP was able to receive a few turrets hit on that. And eto, pag in-account natin yung ano, pag in-account natin, walang panghuli doon sa Claude. And right now, Cignal Ultra, I think this is kind of a first time na nasa position sila na mag 2-0. After a long, long time. I agree. Ang laking bagay nun para sa kanila. Confidence boost na total. No, matusi mo, Onic. At nakuha pa nila, purple buff nila. Secure nila. And now Onic Fitch is in a lot of trouble! Oh my God, it's gonna be Dilar here. Maybe Chujin went for the cut. Dilar is still there. The procs talaga ng ano dito ng yung song Sobrang Balance. Otoban. Sobrang Balance. Sobrang Balance. Sobrang Balance. Biri-biri Balance. Okay. Dun sa ginawa ni Jame, medyo na deja vu ako sa ginawa ni Fuzakin kanina. It's gonna be a trend na flicker tas Jit Kundo combo sa early game. I dig it. Parang it's, pwede ka makakuha ng kill talaga sa mga teams na hindi prepared sa first move na yun, sa opening na galing sa mga tank chose natin. Okay, so I would honestly say that Onic.ph looked really scary nung mga moments na yun. Kaso kasi si Hades, unchecked eh. Parang tinry nilang invade, pero nakuha pa rin na purple buff. Yeah. All of a sudden, mas mayaman na siya ngayon kay Wise. Yeah, swabe pa rin. Swabe pa rin si Hades dito sa totoo lang. So, kailangan niyong bantayan. Magkakaroon ng mga simple pickoffs dito or like expected pickoffs mula sa side ng Onic. But, what we want, I mean, what Cignal Ultra wants is that explosive dive in by Hades. You know, a blazing duet, much like and can be mirrored to the performance of JP. Yeah, exactly. And this means na nabiglang naging even up pa yung game. Pero kasi, ang Onic.ph, ayaw nila na even yung game. Kasi, like I said, wala silang panghuli si Claude. I think that late game, wala rin silang sagot sa Uranus eh. Yun yung medyo scary dito. I mean, they have execute. Pero, yeah, dive ka agad si Dilar. Syempre, Black Dragon form. May focus on to Ben Sanity. Ikot-ikot, tower dive, no. Force the flicker out of Ben Sanity. So at least may mga konting means na nakukuha yung Onic dito in terms of pressure. So team transform pala ang Onic.ph dito. Yung isa nagiging dragon, isa nagiging werewolf. Werewolf. Which is, as funky as it sounds, parang it allows them to have more engagement potential sa early game. Eh. Pero early game at mid game yun. Right? It's really scary kasi ang Onic.ph, parang dapat hindi sila ma-pressure. But at the same time, kailangan may urgency sila. Kasi, yung Cignal Ultra, every time na even, basta even yung ating laban at okay na sila doon. Tapos pag lumamang pa sila, sa mid-game. Maintained. Doon na talaga parang, magkakaroon ng delik sa Onic.ph. Parang ano eh, na-maintain lang ng Cignal yung lamang nila tapos hanap ulit ng another step to actually get the lead. And exactly. That's evident sa isang Claude composition. Pero eto, Dilar activated na. Oh, Rhea. Nice kick maybe from Jay. No. With a Raging Sunstorm, makakatakas pa. No stun mula kay Ben Sanity just kind of got towards Jay. And nagantay si iba DJ ng dive mula kay Iyak, no? Yeah. Iyak, no? Go for it. Second round of buffs natin. Preparation para sa ating turtle. Available yung ultra kay Imba DJ. Iyakno as his own ult as well. Papasok na si Iyakno dito. There we go. Fully dive. Coming in mula sa mga member dito ng Onic. And of course, nasecure naman yung dragon dito ng Onic.ph. Sabay silang panghabol. Kita natin, hindi pala turtle yung nasecure ng Onic.ph dito. Hindi dragon. We got Rhea here running for his own life. Iyakno won't be going for the dive. And no Raging Sandstorm is available for Rhea. And that's it. He got clipped on top of the turtle. A 3-4-1 win. And that is towards Onic. And execute on top of it. Ganda ng timing ng recovery. This is not actually a recovery for Sonic Page, pero napaka-importante ng move na to. This is because of the fact na break-even tayo for the first 3 minutes. Onic Page badly needed a win talaga para mabagin sa kanila yung pabor ng early game. Yeah. And I would say na nakuha na ulit nila yung control because of that. Leading by 2,000, tapos nakuha pa yung turtle. And they kind of feel confident dealing against Chujin. Then again, Uranus yan eh. Tsaka, paring mo, kailangan siguro mapagbantay ng ano, Cignal Ultra doon sa turtle pit. Ganda ng control eh. Yeah. Setup ng Onic actually. May sila po dito sa Gillette Instant Replay. Perfect. Then, Wise jumping on the right targets. Tapos yung Iyakno, yung kanyang pag-transform sa Blood Oath. Ganda eh. Tapos, yung orb
ni Dilar noon. Sorry, it was Yakno. Actually, for a little bit of weird moment para kay Rhea, tapos totally na-dive na rin siya doon ng Cignal ng Onic Gate. Nevertheless, I think automatic naman din na mamapatay siya doon. Eh. Napakalaki, napakalaking panalo yon na nakuha ng Onic Gate. Yan ang sigurado, mga tol. And right now, this is gonna be capitalized dahil mas lalong agresibo pa sila yung pasok ni Dis dito. Malimechin, tapos yun, range mo nalang ginawa ni Wise doon. Hindi pa pang Diyos level. Indeed. Talaga yung laruan dito ni Baring Hades. As he got clipped early the moment Hades decides to go in gamit yung kanyang Blazing Duet. Oh man. So we're talking about the fact na hindi gano'ng solid yung catch ng Onic Ph. Pero, sa pero pag nauna yung Claude ng ganun, honestly, a misstep from the Claude. I think so too. Isang bagay na hindi mo afford kung ikaw ay nasa MPL. Look, Yakno. That was a mistake. Sobrang solid na mistake nun kasi feeling ko hinulaan lang eh. Oo. Yung skill na available. Hindi pwede yan eh. I'm sure kung si JP yun, ano yun, bantay niya talaga kung anong skill yung available na pwede maka-lockdown sa kanya. Oh, nice dodge from Yakno. Rhea in trouble now. And remember pala, remember rin, paring Wolf, ha? That is JP's purification. Itong Claude natin, naka-ano to, retribution. Wow, flicker okay. In by J, completes it. Muna ba yung the dragon, we're able to get a catch onto the Khalid. Nasira na yung formation ngayon ng Cignal Ultra. Definitely. Onic Ph, napaganda nung una nilang win sa turtle area, tapos they kept at it. Ngayon, 3,000 na yung kadalang lamang. 6 minutes in. Slowly racking up when it comes to items. Tapos, for sure, makapag-pusher sila. And they feel it. Even Dilar, nakikita niya dito na pwede siya makapag-duelo ng kaunti dun sa ating Uranus. And the threat of that execute is always in there. Kailangan na umalis din dito si Chudin. Mm-hmm. And, well, at least things will be going on reset ngayon. As I feel like Onic though na habang na-establish nila yung control nila dito sa ating pagpasok ng mid game no at pagbawi ng early game against sa Cignal Ultra, they know na anytime pwede pa rin maibalik ito, especially if there's a misdive. Yes. Na magagawa o manggagaling mula sa kanila. May idea na rin ang mga taga-Cignal na saan si Jay dito. Yeah. A little bit of a aggressive move mula sa Onic Ph, pero nagulat ako na hindi sila nag-commit. They're fishing out kung nasan yung Uranus. May purple buff dito. Ang daming members ng Cignal Ultra. Busy sila. And that means medyo na-open up dito para sa Uranus that will be controlled. Nice Purify. Yeah. Yeah. Pero kulang pa rin. On the end, may dash pa rin naman siya. Kaya naman kukomment si Dilar dito. Tingnan natin kung bababa. He went for the side. Hindi na backupan kaagad yung Uranus dito. And I think malaking miscom yata yun. Kasi marami-rami naman eh. Yung na-burn doon ng Onic. Pero parang walang kaplano-plano i-convert yun ng Cignal Ultra. Instead, Cignal Ultra tucking their tail, yeah, and running. Oo, manag-farm nga lang dun si Hades. Oh. That's gonna be iyak, no? He went in. May konting miss hit dun si Hades, actually. Kulang pa. Di pa Diyos. Di pa Diyos talaga. Okay. Natin something, yung napatay man dito si Iyak, no? Nakakuha na kill dito si Onic Ph. At yeah, kung nagtataka po kayo kung ano yung sinasabi namin sa hindi pa Diyos, kasi last week talaga, JP, he's on point play talaga. Talaga yeah. Masterful play. Perfect. Ang hirap hanapan ng Ryan na ngayon pagkakamali sa totoo. Nevertheless, Cignal Ultra, baka naman nagpe-pay off yung konti nilang pag-delay ng ating laban dito, yeah, using the wave clear that they have. And Hades, a little bit of a catch-up happening now, pero wala niya makakampi. Dinadarag na dito ng Onic. Yeah, yeah. Yung mga ganyang pagdarag tas wala kayo na convert, hindi yata ako payag yan. Mas maganda pa rin na kahit nga vision eh. Rito ka, kahit information lang ang i-trade nyo kung meron namatay na teammates, no? Kahit papano. Hindi yung passively hayaan nyo lang na may mamatay kayong teammate, no? I mean, I'm not necessarily saying na kailangan responde rin kayo kasi if you don't calculate that properly, pwedeng madagdagan pa yung punishment sa inyo ng kabilang team. Pero I think something should always be done the moment. Yeah. Kasi Mobile Legends, I think a coach said na react-react lang naman talaga yan. Uh-huh. No? As in, pagaling mag-react. Forcing reactions, yeah. Reactions. And Tsujin, ito napakalayo niya sa kanyang mga tropa peeps. Tinanin ko na mako-convert. Actually, ang namatay pa, si Rhea. Would you for the dive against Dilar dito? Oh, nahuli ni Jay. Nahuli ni Jay. Went for the BMI. Dilar here, went for the swing. Medyo mali yun. Nice BMI ulit palayo. The Dragon Soul won't be tagging the Claude. Looming problems para sa Onic Ph, there's the lockdown. Nevertheless, Wise will still try to make this. Grabe si Hades, where is Hades? That's a question. Pero, ang tanong, makapag-clear ba sila dito sa next na objective natin, which is the Lord.
Weird enough, I still feel that Cignal Ultra might have a chance to Take this back. Kasi naman, late game talaga, nasa kanila yun eh. Yeah, massive shoot on the Claude. Mm-hmm. Still, it's very possible. I would not say na napakababa pa ng damage ng Claude dito. Pero in terms of play, no, or mastery of the Claude, kailangan niyang bantayan yung bilang na skills na pwede mang lockdown sa kanya. Kaya nga siguro naka-ano yan eh, retribution pa nga at hindi purify. Kasi alam niyang ano eh, hindi naman dapat siya palaging mahuhuli talaga eh, diba? Pero nahuhuli pa rin. There you go! Pero, yeah, namaalam nga si Dillard doon. Remember kung gano'ng impactful si Dillard ka-contributory sa mga member ng Onic ngayon. At sunod pa nga si Jay, that's gonna be a 2-4-1. And sakto rin, 1 second na lamang ang natitira para sa timer ng Lord. Punta sila dito sa gitna habang nakita si Iacno doon. Rhea ngayon, pinadala din yung Wolf, yung Atsu Dog, papunta kay Omay B. Habang si Wise, nag-aso form din para kalmutin yung cute na puppy. Grabe, parang ano yun, no? Laban ng mga K9 dito. You know what, Shinbu, I'm gonna go back a little bit, maybe a minute ago, kung saan nakuha ng kill doon kay Dillard, tapos nakuha na rin si Jason. 2-for-1, kasi yung Torres sa top ay pinupush na itong sa ating Uranus. Yeah. What I want to say is, Onic.ph, gano'ng kadalas nila, until what time nila hahabulin ito si Chujin? Kasi honestly, paulit-ulit na nangyari na gano'n na madami naghahapol and they're taking so much time. Yeah. And in the end, Chujin just will go back to the top lane. Yep. Part and, of the planning. Yeah, and dahan-dahan din ako, nakadali, ha? Napatay ni Claude doon yung Alice. And that's gonna be it. Natagal din naman yung Cyclops. They focus on to bend sanity, pero buhay pa rin si Jay. This is guiding back. Jay is doing what he can at least. At ang ginagawa ni Jay dito, nagtatago na lamang sa brush para hindi basta-basta makakite back si Hades. Lapit si Wise dito. Lalagan pause. He's willing to trade. This is the classic Wise. He gets guided back. No. Meron pang BMI palayo at kahit pabano, nakabawi dun si Hades. 2-4-3. Onic. Oh man, no, Dillard versus Chujin once again. Pero this time, malakas na ang ating Uranus. And yeah. In fact, nakakuha na rin ang items to. Maybe, you're gonna wonder if Onic.ph, tatanong nyo yung sarili nyo na parang, masyado na ba tayo nag-hubble na sa ating Uranus? Natututo na yung signal ah, na mag-adjust mula sa pang-hubble sa, pang-hubble ng Onic dun sa Uranus. Wise, the decision now is, Hades, ang ganda no timing ng BMI kasi natigilan niya. And you have to remember na hindi mo kailangan ilast if you're man yung BMI out kasi yung BMI na mismo yung bakala Lord, mag-last it. Lord, critical! Nakuha kagad ni Hades yan! It's time to step up! Naku po! Sinong nawala doon? Immortality pa lang ang napop ngayon. It's gonna be Jay saying goodbye. Shutdown. Tapos Dillard rolling in. Gets the proc. Full bar yun. Tapos lilipat kay Rhea. Habol sila Wise dito at makikita mo yung aso nagwawala. It's gonna go for the rage form kahit back to bed sanity. Binik na lang ni bed sanity ang kanyang sarili din. Remember na maalam si Hades dito at natitira na lang si Chujin. There is gonna be the Lord pero bukang paparsayin doon yung mid lane push ngayon. And the danger there is of Imba DJ. Kulang yata ang wave clear ni Imba DJ dito. Kailangan kumat ni Chujin. But Onic.ph feels this and alam nila na hindi ganun ka-massive. So. And Wise just gets it. Nag-lifesteal lang. Hindi talaga sila papayag. Hindi sila papayag. Ito na ba yun? Na ma-shoot. Pwede. Seven artillery minion. Kinukuha nila yung aggression pero boy na si Chujin. Sarap siya magagaling. Itutulak na yung last artillery. I think kailangan na makontento ng mga membro ng Onic dito. Yeah, Hades is now alive as well as Chujin. Nag-teleport na rin palayo yung ibang members sa Onic.ph. Nabibait si Dillard. Ala, nadyabay ito si Dillard. Ako, wala yung Dragon Form. Isang jump na lamang. Pero hindi mag-BMI in. Si Hades. And there's the Lord. Boom. Dumikit naman dun sa inhibitor turret. At least, positive trade. Bigla sa Onic.ph. Yeah. It's not the best when it comes to the overall gold. Pero nakakuha pa rin sila ng inhibitor dun sa may mid lane. And almost wipe against the members of Cignal Ultra. Very scary, very scary. Pero ang kagandahan kasi dun sa nangyari para sa Onic.ph, bigla nilang na-tag against si Hades. Yeah, Hades night and day eh. Yung may pagka-close yung laban natin. At yun na naman. Na yun lang. Tapos unboxing. Tapos unboxing. Kailangan kumat ni ano dito ni Chujin. Pero kapag yung cut niya, nadali siya. He's gonna go for the push. Bottom lane inhibitor will be destroyed. He's gonna go for the time. Oy! Nako, Ben! Nako, yung tansya mo, akala mo, pasado ka! May nakalimutan kang requirement! Oh my goodness, hindi na credit! No, hindi na credit! Hindi... Unang piso na lang, pasado na, hindi pa binigay! Hindi pa binigay! Yun na yun! Yun na yun! And that's it, ladies and gentlemen, we're gonna game number 3!
Ang saya nito kasi itong game number 2, mukha nga talagang parang hindi pa tapos to. Oo.